Deserted, unspoiled white sand beaches. Kilo-kilometrong bughaw na dagat saan ka man lumingon. Uncrowded resorts and tourist destinations. Ito ang hinahanap-hanap ng maraming turista. Yan ang munting yaman sa mga isla ng Romblon. Ano, sama ka sa biyahe ko? Matatagpuan ang resort na to sa pinakadulo ng isla ng Tablas. Nandito tayo ngayon sa Tablas Island, Romblon. First time tayo makakapunta dito. Ang sumalubong sa amin ay napakagandang beach. Ang importante ay tahimik. Maaring pang day tour o kaya'y resting area ang resort na to matapos ang inyong biyahe. Kompleto ang facilities nila kaya pwede kayong magtagal dito. Pero ang dinayo talaga namin dito ay ito. May-ari kasi na itong resort na to ay mga South Africans. So, you know, sometimes yun yung naging ano tayo, swerte tayo kapag napapadpad tayo or naka-experience tayo ng mga resorts kung saan ibang nationality ang may-ari. Dahil na-experience din natin ang kanilang cuisine. And this, hi ma'am, and this ay tinatawag nilang poiki. Natinanong ko bakit poiki. So malamang hindi to chicken, hindi to beef, kundi pork. Pero hindi pala. Tawag pala sa pot ay poiki pot. Now, it's a type of stew. Yes. Correct. Yun. So, ooh. And it's slow-cooked apparently. 6 hours of slow-cooking of meat with vegetables. Low fire yan, I'm guessing. Para lang talagang very tender, no? Because the pot itself is very, very hot when it comes. Like when it's already on the charcoal. Right. Gets very, very hot. Very, very hot. So it has to have to maintain the charcoal under the pot. Right. Kaya very slow. Kaya very slow. Yes. So ito galing pa tong South Africa. Yes. Yan. All the way from South Africa. Wow. This is like 3 kgs or 4 kgs. Oh, wow. So, excess baggage. Excess. Masyado na may repolyo. So apparently, it's not always beef, but it's usually a stew cooked there. Chicken, pork, seafood maybe. With repolyo, carrots. Mm-hmm. Mm. Yung pagkain ko ng beef, para siyang beef ba to? O repolyo yung kinain ko sa sobrang lambot? Max. Parang biglang nag-wither away. Ganun. Ang sarap. And it's very peppery. So tama nga sinabi niya. Na kailangan naman maraming kanin. At tubig. Kailangan, mamaya. Okay lang. Loko lang. Hindi naman ganun ang hang. It's just very peppery. Mm. Gutom na ba kayo? Pwes, makikifiesta tayo sa isang bayan dito sa Tablas. Ano, sama ka sa biyahe ko? Ano, sama ka sa biyahe ko? Isa pang dinarayo dito sa Tablas ay ang Grotto de Banlo. Private meditation place ito ng pamilya Gaetano na binuksan sa publiko noong 2016. Alam niyo kapag pinag-usapan natin ng mga honesty stores, una po pa sa isipin ko talaga yung Batanes. Di ba? Parang sila yata yung nauna or nauna sa na-experience ko. Pero meron din sila dito sa Romblon.
sa tapat ng grotto de Banlok ay may honesty store. Grotto de Banlok honesty store. Now apparently ginawa nila tong honesty store na to dahil nga marami pupunta sa Banlok at siguro naghanap sila ng convenience store. So gumawa sila ng convenience store pero honesty store. Para sa mga hindi nakakaalam, ang honesty store walang cashier, walang nagmamano. Pipili ka ng gusto mong bilin. In fact, meron nga pala sila dito ng palatandaan. Pumili ka ng iyong gusto, bayaran mo ng wasto. Huwag lumabis. Huwag magkulang. Huwag lumabis ay huwag sumobra. Siyempre, ngayon ko lang nalaman yan. Ikaw na ang magsukli sa sarili mo. Makikita ng Diyos ang kabutihan ng tao. Which means, may CCTV ang mga santo. Baka lang. So, meron tayong rosaryo, meron tayong mga maliliit na santo, meron tayong mini fan. Astig to! Tama-tama summer! OMG! Magkano siya? 100. Perfect. Magugustuhan to ng anak ko. Bracelets na may ano, cruz, may ball pen, may mga sombrero, may kandila, meron kang tumblers, meron kang rubber bracelets, meron ka rin pagkain. In fact, meron ka rin inumin. 100 pesos. Ito kasi bibilin ko. Mini fan. Love it! Lagi ko dito sa kahera. Ay, hindi. Huwag ko na pala titignan. Baka matemp pa ako. Pero, tignan natin. Okay, dam. Maraming pera dyan. Ay, pera. Walang kumukuha. Maglalagay ako ng 100 pesos. Dahil 100 pesos to. Ito yung prueba. Lagay. Now, if ever sabihin na natin, may sukli ka, may calculator naman sila. Para hindi na kayo mahirapan pa. So, pwede nyo nung iuwi yung calculator. Ang pinakamalaking munisipyo sa Romblon ay ang Odyongan na makikita rito sa Tablas Island. Ang Odyongan po ay galing sa pangalang Odyong. Odyong ang local term sa aro o pana. May nakita raw kasing pana na nakatusok sa puno ang kanilang mga ninuno noon sa lugar na to, kaya ito tinawag na Odyongan o pinana sa Tagalog. Halo-halo ang lengguwahe sa Odyongan. Bawat bayan daw ay may kanya-kanyang salita. Alanganing Bisaya, alanganing Kinaray-an, na parang mixed na siya ng mga salita ng mga tribo na pumunta dito sa amin noon. Tuwing unang linggo ng April, nagdiriwang ng founding anniversary ang bayan ng Odyongan. Kaya nakatutuwang mamasyal sa plaza dahil makikita rito ang iba't ibang produkto, hindi lang mula sa Odyongan, kundi mula rin sa ibang bayan ng Romblon. At syempre, mga produktong gawa sa marmol. Pagdating naman sa pagkain, ipinakita sa amin ni Aling Lim ang ilang local dishes. Ito raw ang version nila ng laing na kung tawagin ay gayabon. Halos pareho lang ang sangkap nito sa laing, pero walang siling labuyo at sariwang dahon ng gabi ang gamit. Pakukuluin ng gata kasama ng mga sangkap hanggang sa lumapot ito. Para sa mga health conscious, tikman ang kanilang inaslum, isang vegetable soup. Maaring gumamit ng anumang gulay na in season at haluan lang ng isda. O in this case,
hipon. Simple lang ang pagluluto nito. Pakukuluan lang ang bawat sangkap bago idagdag sa kaldero. Siyempre, huling ilalagay ang pinakamabilis maluto. Matapos ang 30 minutes, meron ka ng mainit na inaslum. Pero huwag magugulat kung hindi ito maasim dahil ang ibig sabihin ng inaslum ay pinakuluan. Kakaiba naman ang pagkain sa restaurant na to. Bakit kaya? Nag-offer kami ng mga authentic dishes ng Ojangan. Usually na merong ingredients na buko. Alam ng lahat na sa Ojangan or sa Romblon, madaming coconut trees. From appetizer, meron kami Japanese maki. Kasi nga, usually pag maki, more on mangoes, sashimi, crab meat. So for a change, ginawan ko siya ng twist, which is the bukayo, made of young coconut and sugar. For main dish, we have chicken binakol and rice, crispy buko pancit, crispy noodles, shredded young coconut. Yung sauce niya is chicken sauce. Na-coconut overload ba kayo? Huwag mag-alala dahil meron din silang regular menu. Bukod sa marble, ano bang binibenta mo? Dela ka lang. Nakikita ko. Lahat po yan, sir, puro marble. Katulad nito. Ito, medyo light, gray. Ito, darker. Ito po, tawag ko dito ay century marble. Century marble. Light century. Ito po, black marble. Ito naman po, golden century po ang tawag dyan na marble. Golden century. Yes po. Marami pong gulay kasi yung marble dito sa room. Parang nasira pero hindi. Opo, parang crack. Ganun. Parang crack, yes, yung po. Effect. Puro marble yan. Yes po. Ito yep. Sir, mga okay. Coffee set. Coffee set. So yes, meron ka pang creamer, cellphone sugar. Holder, may cellphone holder pa. Kano po ito? 150 pesos, sir. 150? Yes po. Saan po ito gawa? Dito po, sa Romblon. Kumbaga, malapit na po ba yung paggawa? No? Mas malayo pa, sir. Biyahe pa po kayo ng mga 3 hours. 3 hours para pa. Makarating po dun talaga sa pinagkukuhanan ng marble. Ng marble. Yes po. Meron ba kayong pwedeng na i-personalize? Lahat po yan pwedeng i-personalize. Lahat pwedeng i-personalize. Pero mostly po, pag pinipersonalize, yun po mga executive bar, mga table bar po, para sa table. Ah, ito yun yung, ano, yung mga abogado. Yes po. Kahit sino pwede yan. Pwede. Mga business owner, pwede din po yan. Magkaroon ng ganyan. Sige, pipili ako na... Ay, ito, makeup and saucer din po kami. Wow. Ito, medyo mabigat to, ano? Tama lang po yan. Pwede kang kumapi dyan. Pwede kang kumapi dito? Yes po. Parang yun lang ako nakakita ng marble na coffee cup. No? Para unique. Magkano po ba ito? 200 pesos. O sige, ito na lang. Pwede ko bang ito i-personalize? Pwede po. Doon sir, o pwede po kayong mag-try mag-ukit po doon. Dito? May taga-ukit po kami. Sir, lagay mo lang po dito. Sige, lagay dito. Pag ganyan. Parang ikaw ay... Parang nagsusulat lang dyan, sir. Nagsusulat lang po. Sasampol ko po dito. O sige po. Galing mo magsulat. Pipinturahan ko siya kung anong gusto mo. Gamit ang lapis. Guguhitan muna ang marble, saka isusulat ang gusto niyong ipaukit. Tapos pwede nang mag-ukit. Ako, no? Hindi perfect, pero okay naman. Let's get ready to Rambla. Biyahe ni Drew, March 2017. S?
Looking for some nightlife, Viejeros? Meron yan dito sa Romblon. Gabi-gabi, makikita ang replika ng Eiffel Tower ng Paris at Big Ben ng London sa bukana ng resort na to. Hindi yan ang inaasahan yung nightlife, di ba? Time to get wet! Dahil it's swimming time with the fishies! Ang pinagkakaguluhan sa ibang bansa, gawa sa Romblon. Ano, sama ka sa biyahe ko? Ang Romblon ay binubuo ng 20 isla. Apat dyan ang pinakilala rito. Ang Tablas, Romblon, Sibuyan at Carabao Island. Para marating ang probinsyang to, maaring lumipad mula Maynila papuntang Isla ng Tablas, kung nasaan ang airport. Saka kayo sasakay ng bangka patungo sa mga isla na gusto nyong puntahan. Maaari rin magro-ro mula Pier sa Maynila o sa Batangas papunta sa Tablas o Romblon Islands. Ang biyahe ni Drew Team, lumipad papuntang Katiklan at doon sumakay ng bangka papuntang Tablas Island. Pero warning lang mga biyero, hindi madali ang biyahe papuntang Tablas, lalo na kung maalon ng dagat. Kaya siguraduhin nakasuot ng rain gear para hindi mabasa. I-waterproof ang mga gamit at tibayan ng sikmura para hindi mahilo o masuka. Pero kung masa kayo tulad ng aking cameraman na si Ray, abay, walang kaso ang anumang klase ng alon. Para pa nga siyang hinihili nito eh. Pagpasok namin dito sa VLM, yung vibe pa lang ng lugar, parang isipin mo na, parang bahay siya. Tinanong ko nga sa kanila, bahay ba talaga to dati? Apparently not. Ginawa, dinesign lang talaga nila na parang bahay. Parang ang isang bahay bakasyon ng lugar na to. Pagpasok mo pa lang ay sasalubong na sa'yo ang mahabang kapagkainan. May malaking kusina. May lanay na nagsisilbi rin kainan o tambayan. At may mga pasilyo papuntang kwarto. Ganun din, pagpasok mo sa kwarto, parang kwarto ng bahay. Pero yung cleanser doon maganda dahil pagpasok mo naman sa CR, may shower sa labas. Si Ray, hindi nakaligo. Hindi nakaligo yan. Mukha lang hindi nakaligo. Kailangan araw-araw yung ligo. Kailangan yan. At pwedeng mag-breakfast anywhere. Parang ang bahay. Kasi bahay mo eh. Estrelladong itlog, omelette, meron kang fresh fruits, meron kang sinangag na nasa loob ng wooden, ano ba tawag dito, bowl. Meron kang longganisa, meron kang tinapa, meron kang daing na bangus. Ito yung clincher din yan. Meron kang bread basket. Oop! Kesong puti. Ano ba yan? May taho pa? Ano ba problema nyo? Kakatayin na ba kami bukas? Billy M, parang Billy O. Chavez. Bahay lang. At siguradong magiging komportable. Isa sa pinagmamalaking proyekto ng Bayan ng Look at nakikilala na ring tourist spot ay ang kanilang Marine and Refuge Sanctuary. Ito ay 48 hectares for conservation, protections, and educational purposes. Ito ay protected area at ang may bantay-dagat po na guarded po ito day and night. Makipag-coordinate dito sa COICA office for reservations and for registrations para magkaroon po kayo ng permit to entry. Then, mayroon po kaming bangka na ito po yung sinasakyan ng mga visitors, local and foreign.
sa dulo po ng pier, then ihahatid po sa Peace Sanctuary. Ang entrance fee po ay 100 pesos, kasama na ang transportation dito. Matapos ang ilang minuto, mararating nyo na ang gitna ng Fish Sanctuary kung saan may floating cubes o malalaking balsa. Dito, pwedeng mag-relax ang mga bisita. Kaya pong kumarga ang aming floating cubes ng 50 or 60 persons. Pwede po kayo magdala ng pagkain at pwede naman kumain sa Peace Sanctuary for picnic purposes. Sa loob ng floating cubes, may butas kung saan maaring mag-fish feeding. Pero mas malawak at maganda sa labas, kaya sabay snorkeling ka na rin. Kapansin-pansin na maliliit pa ang mga isda rito sa sanctuary. Marami kasing nangiisda rito dati, kaya nagkaroon ng overfishing. Dahil dito, mismong mga dating mangingisda sa lugar na to ang nagboluntaryo na maging bantay-dagat ng sanctuary. Kung hindi namin protektahan yung sanctuary namin, wala na tayong makikita na isda at wala na yung mga anak natin o apo natin na makikita na isda. Paitluga na isda yun na para rumami. Pwede naman sila mangisda sa labas ng buya. Kung tuloy-tuloy ang conservation efforts nito, I'm sure matapos lang ang ilang taon, babalik na ang dating populasyon ng isda at bilang mga biyero, makatutulong tayo sa ating pagbisita sa mga lugar tulad nito through our entrance fees. Your posts online will also entice more people to come. Kaya support ecotourism! Pag sinabing Mormol, Romblon. Pag sinabing Pilinat, Bicol. Pero alam niyo bang may Pilinat product din ng Romblon? Ito ang factory ng The Crackling Monkey, isang produkto ng Romblon na in-export na sa ibang bansa. Ano ang kakaiba rito? Di ba kuminsan yung mga tao nahihirapan talaga sila sa pagbukas ng pili? Yes, diba? Sir. Yes, sir. It's usually kapag bibili na sila, nakabukas na yan, nilagyan na ng asukal para mas madaling kainin. Pero yung mga pili na nasa shell pa, kailangan mo yata hammer pa eh, no? Yun po talaga ang ginagawa ng Bicol. Yun talaga yung process na ginagawa nila paano may crack. Ito kasi yung product namin is yung talagang market po nito, ang purpose nito is yung may benta siya ng fresh, hindi siya cook. Yung nutrients niya is intact pag intact. So, kumbaga yung mismong end user, siya yung magbubukas? Siya yung magbubukas mismo. Ano po ba yung mga step-by-step process? Kunyari, nakuha niyo na yung raw. Okay, pagdating po dito sa factory namin, so ang unang procedure namin is nililinis muna namin. Cleaning, through cleaning. And then after that, didiretso na namin sa cutting. Sa cutting? May special design kami na cutting machine para doon. After cutting, dito po namin siya dinidiretso sa quality control. Ang ginagawa po namin sa quality control is yung sinecheck namin yung isa-isa kung yung cutting na ginawa doon ng mga cutters is deep enough lang na hindi ma-penetrate yung kernel. Kapag medyo nalusot, hindi pwede yun? Hindi pwede yun. Kasi magkakaroon ng contamination nyo. Isang main objective po namin, sir, sa stamping is parang may present namin na itong product na to, made by nature in the Philippine Islands. Kung baga, ipakilala natin. Eh kasi by export nga ito, no? Yes po, yes. Parang pero made in the Philippines, importante. Yeah, para makilala nila na galing talaga. Proudly, Philippine made. Parang yes, ganyan. Purpose. Interesting. Tapos nito, ay diretso na siya sa packaging. Packaging. Yes po.
So sabihin na natin, nabuksan na nila to. Apo. Yung package nyo, nakikita ko parati, may kasama dito. Kasama po talaga dito. Ito po yung opener. Opener niya, yung cracking tool na tinatawag namin. Tapos? Ito yung pinakahiwa niya, dito siya pinapasok. Tapos na din. Okay, ganyan. Ayan, sir. Oh. Medyo grip nyo lang siya ng konti. Tapos pa ganun? Yung tool yung i... Ay, yung tool? Yes. Medyo. Yung... Ayun, dali lang! Kahit ito yung pulutan mo, tapos marami ka nang nainom. Yun nga, sir. Usually, yung ginagawa nila, pulutan. Ay, okay. Hindi, kailangan tumingin mo na. May portion talaga ayun. Siya. Ayun! So, meron kang 3 tries. Yes, sir. Yun. Kaya 3 cuts yan. At saka, importante din po, i-check nyo din yung ano, yung nut. Kung, kasi hindi siya, may nuts talaga minsan, hindi na may iwasan na may nasasama talaga siya. Ano? Bad nuts. Bad nuts. Pero ito, walang flavoring to dahil... Wala po. Alam mo kasi sanay tayo na yung pili na nakakain natin. Lala na baby nuts sa Bicol, usually ganun yun, no? Sa mga pasalubong areas. Ito na yung... pili na may asukal. Yes. Diba? Yes, sir. Ito kasi, nalalasahan mo pa yung pagkatosta niya na masarap eh, yung aftertaste niya. Hindi ko ma-explain kung ano talaga yung sinakalasa niya. Pero yung natural na galing sa ano, yun pa yun eh. Ang sarap po. It's... malinamnam na ano yan. It's delicious. Oh, that's one try. Failed. Yun. Okay. Oo nga. At least, mas healthy to. Wala pa siyang asukal. Wala. Galing. Now, ito yung gusto ko malaman. Yung may nagbigay sa akin to sa bahay, naiwan to. Anong pwede ko pang gawin dito? Kitchen. Tama. Pwede. Screw! Pwede po. Tool. Pwede mo yung tool. Sa nails. Wala ba? Hindi, parang hindi pwede. Reuse, reduce, recycle. Galing! We save the best for last! Side trip tayo sa maliit pero punong-puno ng adventure na isla. Romblon's Carabao Island. Ano? Sama ka sa biyahe ko? Ibang kanilang style of dining. Because wala talaga silang menu na ipapakita sa'yo kapag pumunta kayo dito. Actually, mas maganda kapag, you know, a day before you actually eat, sasabihin mo sa kanila kung anong gusto mo kainin. Kung gusto yun ng... kakaibang pagkain na hindi lang Pilipino, pwede din. Katulad ng... Actually, ito yung isa sa mga paborito kong soup. Squash. Pero ang magiging bowl ay... buko. Parang may ginger din yun. Meron. Squash na may ginger, rosemary, ano? Dill, correct. It's delicious. Kanin. Pwede yan na rin. Pwede ba yan? Pwede rin naman yan, no, ma'am? Parang binalot. Kita niyo yung kanin. Ito ay taghilaw. Pork taghilaw. Mukhang may mga laman loob. Kaya pipili lang siya ng kanti kasi alam niyo naman, hindi ako kumakain ng laman loob. But then I will try. Keep on trying. Ito ay kinilaw, pero puso ng saging. May gata. Yes. With vinegar. Ito ay laing, kangkong laing.
Ito si Urchin na kakainin nila mamaya. Ito? Ay! Pinatis na manok! Kailangan akong makakain ng pinatis na manok. Taghilaw. Parang menudo. Hindi kasi it's just like chopped into small pieces kaya naisip ko menudo. But you've got pork, liver, other lemon loob with ginger. Panalo din siya. Mm-hmm. Oh! Actually, most of the dishes here, sa harapan natin, ay Filipino. Actually, pasok naman kasi sa ambiance eh. Diba? Filipino eh, pati sila ate, ang cute-cute oh, mo. Maghanap niyo yung lasang Pinoy. Ito yun. Ambiance Pinoy. Ito yun. Warm hospitality ng Pinoy. Ito rin yun. Ganda ko. Pero masikat daw ang resort na to sa kanilang dessert na suman at mangga. So, say, sumama ko. Ako una yung titikim para malaman nila kung masarap o hindi. Sama ng pagkatamis ng suman at yung gata na may hinalong toasted kasoy tapos may matamis na mangga, sama ng halo-halo ng lasang napakasarap. Damot? Hingi naman. Pareho lang na. Puso na sa kayo ba yan? Ay nako, binibigay ko ang puso ko sa'yo. Ang sarap. Ang Carabao Island ay isang isla at isang bayan na kung saan ay sakop siya ng lalawigan ng Romblon. Tinawag siyang Carabao Island dahil sa abundant of kalabaw. Madami pong kalabaw. At ang mode of transportation sa islang ito, motorsiklo. Dahil makikitid at kung minsan masukal ang daan, hindi pinaparenta ang mga motorsiklo rito para na rin sa inyong safety. Kaya back ride lang muna tayo. Maari mo raw maikot ang buong isla sa loob ng kalahating araw or less. Depende na raw yan kung gaano katagal sa isang lugar. Dahil napaliligiran ng tubig ang buong isla, may mga daang malapit sa dagat. Panalo, di ba? Kaya ang next stop natin, ang isa sa kanilang beach. Mula sa munisipyo ay makikita nyo na ang Lanas Beach. Dito, maaaring mag-swimming, snorkeling at iba pang water sports. Tagaytay viewpoint naman po, makikita po natin ang islets po ng Aklan. Boracay and then mainland po ng Aklan.
Ito ay malawak na field sa itaas ng bundok na may ilang mga kubong pwedeng tambayan. Malamig din ang klima, kaya pinansagan itong Tagaytay. Yun yung isla ng Boracay. Pagkatapos noon, Katiklan. Hindi nila alam kung ano nangyari sa atin dito dahil itong Carabao Island ay tahimik. 7,000 inhabitants lang. Kaya yun yung charm niya dito. Diba? Tapang resorts. Kaya mong ikutin yung coastal in less than an hour by bike. 22 kilometers lang yun. Sarap tumambay dito ah. Maaaring mag-overnight sa kubong ito. Magdala lang ng sleeping bag at gulumbo para masarap ang tulog. Huwag mag-alala dahil may caretaker na nakatira sa lugar para kayo ay bantayan. Yung kuding-kuding cliff naman po, ang history naman po niya ay sa pamamagitan ng tunog o hampas po ng dagat na tinatawag na ang sound niya is meow. So ang meow it means a cat, nasa Bisaya, kuding. Mga rock formation sa gilid ng isla, ang kuding-kuding. May daan sa mga batong ito patungo sa dagat at maaari pang mag-cliff dive. Are you ready? I was born ready. Dapat laging game. Doon, may balsa sa dagat kung saan maaaring sumakay para makalangoy sa gitna. Siguraduhin lang na may dala kayong kape o mainit na inumin dahil napakalamig ng dagat. Matapos umikot sa buong isla, merienda naman tayo. Ito ang kanilang native delicacy na laging bagong luto tuwing hapon, ang bukayo. Gawa ito sa, you guessed it right, buko at sangkatutak na asukal. Kapag niluto, equals bukayo. Carabao Island na to, ganito kasimple din yung ingredients na ginamit nila sa paggawa ng bukayo. Onions? Loka lang. Actually, mukha siyang onions talaga, pero hindi. Seaweeds? Hindi rin. Alam nyo na yan. Buko at asukal. Simple, pero rock. Hindi ko na sinabi yan. Pero matagal itong gawin, ha? Mabulong ko nila yung oras. Katunayan niya, gusto na namin i-shoot kanina. Pero firm. Firm si Mama. Hindi. Kailangan ko matapos nutuin. Well, it was worth the wait. So, pagkatapos kong tumanon doon, wow, 10 stories. Haya tayo. My God. Grabe. Kung nakakita niyo sa TV, kala mo mabilis lang. Hindi. Talagang, woo! Para ako nag-skydive. Kaya nagutom ako. Mga simpleng tanawin at mga payak na pasyalan. Yan ang nakagisnang buhay ng mga taga-Romblon. Yan din naman ang madalas na hinahanap ng mga biyerong tulad ko.
Salamat, Romblon, sa mga simple, ngunit di matatawaran mong mga likas-yaman. Show tayo kung saan may maraming tao, doon dapat yung masarap na kainan. But one, but two. Panoodin nyo nalang akong kumain. Thank you. Ano? Sama ka sa biyay ko?